Naging kontrobersyal yung ending ng laban ng San Miguel at Barangay Ginebra kung saan nanaig ang Gene Kings 97-96. Pagkatapos maka-score ng 3-point shot ni Scottie Thompson para bigyan ng 1-point lead ang Ginebra, ay na magkaroon pa ng 4 seconds ang San Miguel para makatira. Pero doon sa huling play nila nabitawan nitong si Devon Scott yung bola at doon natapos ang laro. Pero sinabi ni Scott pagkatapos ng game na tinulak daw siya ni Scottie Thompson at ito hindi tinawagan ng referee. Kung tinawagan ng foul yon, bibigyan ng 2 free throw si Scott at magkakaroon ng chance ang San Miguel Beer na itabla o manalo doon sa game. Pero ayon naman doon sa ibang observers, nabitawan na ni Devon Scott yung bola bago pa man siya nabangga ni Scottie Thompson. Ang sabi naman ng iba, kahit nabitawan ni Scott yung bola at nakuha ni Thompson, dapat tinawagan ito ng foul dahil maliwanag daw sa replay na itinumba niya talaga itong si Devon Scott. Ang sabi naman ng iba, nag-flop lang itong si Scott kaya siya natumba. Ganun pa man, mukhang tapos na yung laban talaga at ang resulta panalo Ginebra at ang San Miguel ay nabaon lalo doon sa ibaba nagka 3-5 na. Ang ibig niya sabihin, tandaan natin, dito sa Commissioner's Cup, 5 teams ang tatanggalin. At ang San Miguel Beer, mabigat yung natitira nila mga laban. Pagkatapos nito, makakaharap pa nila itong Phoenix, ang Magnolia at TNT. So ibig niya sabihin, kinakailangan talaga ng San Miguel Beer na manalo ng masunod-sunod na laro. Kung hindi, baka sila ay ma-eliminate ng maaga. Tandaan din natin, sila ang defending champions. Dahil noong huling nagkaroon ng Commissioner's Cup, si Chris Macolo yung import nila at sila ang champion noon. Kaya malaki ang pressure talaga ngayon dito sa San Miguel Beer na manalo dahil hindi katulad ng Barangay Ginebra, sunod-sunod na yung panalo ang San Miguel Beer, kinakailangan talaga nilang makabawi. Kung hindi, delikado sila ngayon. Habang pinag-uusapan ng lahat itong naging laban ng San Miguel Beer at ng Barangay Ginebra, parang hindi masyadong marami nakapansin na doon sa game kung saan tinambakan ng TNT itong Terra Firma na zero si Joshua Monzon. 20 minutes siya naglaro pero 0 points talaga at napakasama niya siyempre para sa isang player na dating number 1 pick. Tandaan natin ito si Monzon, nauna yung kunuha kaysa dito kay Jamie Malonzo, Mikey Williams, Calvin Oftana. At alam naman natin kung gaano kahusay ang mga nabanggit na players. Kaya marami nga nagsasabi ngayon na ito si Joshua Monzon, yung laro niya ay parang pang 3-on-3 basketball lamang at hindi niya kaya dito sa PBA. Of course, marami magsasabi na hindi masaya si Monzon dahil nasa farm team siya. Pero hindi excuse yun dahil nakita naman natin ang performance itong si Ato Ular kahit naglalaro siya sa Blackwater. Ang ganda-ganda na pinapakita niya. And of course, tandaan natin si CJ Perez, nasa farm team yan noon pero naging scoring champion pa ng PBA. So hindi talaga excuse yung nasa farm team ka para maging masama ang performance mo. Kaya sa ngayon, marami nagtatanong kung ano ba ang magandang gawin dito kay Joshua Monzon. Ang matagal na balita, ititrade yan sa SMC pero kung ganyan kasama yung performance niyan, baka sa ibang team na yan ipamigay at mababa ngayon yung kanyang trade value. Although sa natin nakikita dyan, pwede na ito si Monzon mapunta nga sa SMC at ang magiging kapalit ay bench player at madali nang i-justify yan dahil nga napakababa ng performance nito. Pero ang tanong, kung makuha man ng isang SMC team itong si Monzon, makatutulong kaya? Kasi nakita naman natin, ang laro talaga nito si Monzon, parang hirap na hirap siya mag-adjust dito sa PBA. At yung mga defenders dito sa liga, parang alam kung ano ang gagawin sa kanya. At na kay Monzon yan, kung paano siya mag-a-adjust. Kaya sa ngayon, marami ang nagtitingin o nag-observe dito kay Monzon at sa Terra Firma kung magtatagal pa siya sa kupunan na iyan. Pagkatapos nung nag-lunch meeting itong TNT at si Mikey Williams, marami ang naniniwala na baka sakaling naayos na yung gusot. Alam na natin yung naging problema dito kay Mikey Williams, ilang practices na ang hindi nito sinisipot at hindi na nagustuhan ni Coach Jojo o ni Team Manager Jojo Lastimosa at yan ang dahilan kung bakit siya nasuspinde. Ngayon, sinabi ni Coach Chot Reyes, hindi raw kailangan ni Mikey na mag-apologize sa kanya, dapat siya ay mag-apologize sa kanyang mga teammates dahil nga palaging wala sa practice. Sinabi ni Coach Chot na kung magwawala, kung hindi ka a-attend sa practice, dapat man lang tawagan mo yung coaching staff at management bilang kortesiya para malaman nila at kung ano ang dahilan. Yun nga lang ang problema daw kay Mikey, hindi nagbibigay ng dahilan, basta na lang hindi sumisipot. So sa ngayon, sinabi ni Coach Chot na umaasa siya na sana ay naayos na ang sitwasyon nito. Medyo maganda simula dahil nanalo ang TNT kontra dito sa Terra Firma, pero sa mga susunod na laro, dito natin makikita
kung ano ba talaga ang nangyari dito kay Mikey at kung talagang nagbago na ba siya. Tandaan natin, ang tagal ng contract negotiations ni Mikey Williams at ng TNT at sinabi ni Coach Chot na hindi madali yung ginawa nila. At diretsahan sinabi ni team manager Lastimosa na malaking pera ang binabayad nila dito kay Mikey at inaasahan nila na ito ay magde-deliver. Pero kung sa practice ni Ayod umaten, paano kaya yan? Sa ngayon, wala pang binigay na statement si Mikey Williams, pero ayon sa mga insiders mukhang nagbigay na raw ito ng assurance na magiging mas cooperative na dito sa TNT. Siyempre nga naman, sa laki ng binabayad sa kanya ay dapat at least umaten siya sa practice. Sa ngayon, abangan natin kung ano magiging resulta nito dahil siyempre si Coach Chot Reyes nakafocus yan doon sa magiging laro nitong TNT Tropang Giga dahil sa ngayon hindi pa sila sigurado kung ano magiging posisyon nila pagdating ng playoffs at yan ay kung makakapasok pa sila. Dahil siyempre mabibigat din yung mga huli nilang laban kaya antabayan na natin kung ano mangyayari dito sa TNT Tropang Giga at kay Mikey Williams. Ngayon masusubukan talaga ang San Miguel Beer dahil ang record nila ngayon ay 3-5 at tandaan natin na limang teams ang mawawala. Ang mga natitirang laban ng San Miguel Beer susunod ay sa Magnolia, pagkatapos niyan ay sa Phoenix na 5 straight games ng panalo, Terra Firma at itong sa TNT Tropang Giga. Ibigay na natin yung panalo ng San Miguel Beer sa Terra Firma dahil halos lahat naman ng teams na may panalo pag yan ang kalaban eh. Pero kailangan ikonsidera natin na limang teams ang mawawala at ibig niya sabihin medyo delikado pa ang lagay ng San Miguel Beer dahil yung ibang koponan ay hindi kasing bigat ng schedule nila. So ngayon yan ang kailangan natin tignan at kung sakali man makapasok ang San Miguel Beer dito sa playoffs, malamang meron silang twice to beat disadvantage. Ibig sabihin kinakailangan nilang manalo ng dalawang beses samantalang yung makakalaban nila ay isang beses lang kailangan manalo. So medyo mahirap talaga yung sitwasyon ngayon at tandaan natin, hindi pa sigurado kung kailan makababalik ito si Junmar Fajardo. At kung sakali makabalik yan, panibagong adjustment na naman ang mangyayari dahil syempre hindi pa nakakalaro ni Devon Scott ito si Fajardo. Tignan natin kung ano mangyayari dito kapag siya ay nandun na. Pero kailangan din nating ikonsidera yung sitwasyon ni Coach Leo Austria at ng management kung ano ang dapat nilang gawin. Sa tingin ko hindi na nila papalitan itong si Devon Scott dahil mukhang okay naman yung naging laro niya. Ang problema nga lang kasi, nahirapan talaga sila dito sa comeback ng Barangay Ginebra at kailangan na nilang mag-move on dyan dahil yung susunod din ang makakalaban, mabigat din, Magnolia. Dito natin makikita kung anong adjustment ang gagawin ni Coach Leo Austria at syempre kinakailangan yung ibang players ng San Miguel Beer mag-deliver din doon sa game nila kontra Ginebra, 3 points lang ang na-score nitong si Marcio Lassiter. Kaya kinakailangan ngayon ang San Miguel Beer ay mag-regroup, kung hindi, malaki posibilidad na sila ay baka ma-eliminate ng maaga dito sa Commissioner's Cup. Shout out kay John Cantos, Andro Anyosa, Lenod Ogaitans, Jason Mendoza, Joy Antoralba Travel and Tours, Admon de Guzman, Dexter Domer, Edong Garcia, Judy Weng Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Jude Danyas, Brian Andres, Joshua Giray Espejo at Rosales Family, Jose Juntilla, OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Dion Mercado, Julius Benedict at Jason David, RG Bueno at Darina Family, Anthony Allen Family, Jordan at Jan Redim Balanta at Sid Maria, Ronald Berbosidad, Rico Olarte, Celino Valles at Junel Lalagon Family, Kagawad Katsakino Dukusin at Enrico at Presi Ang Siyoko.